Hello guys, this is Benji Palaroan Jr., your trusted licensed real estate broker and entrepreneur. Ang topic natin for today ay yung tinatawag na rent-to-own agreement. Marami nagtatanong sa akin about rent-to-own properties at gusto magkaroon ng rent-to-own na agreement sa isang bahay or condo. So, sa topic na ito o sa video na ito, alamin natin ang meaning ng rent-to-own, how it works, ano yung pros and cons or disadvantages or advantages ng agreement na to. So, before I give you those insights and how it works, huwag naman niyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel, i-press ang bell button para magkaroon kayo ng update sa aking mga video, and follow me to my Instagram account. So, guys, hindi na patagalin to, manood at matuto. Hello guys, this is Benji again and nandito tayo ngayon sa ating presentation platform and papakita ko sa inyo ano ba ang meaning ng rent-to-own. Maraming ka gusto ng rent-to-own, di ba? At gusto magkaroon ng property bago pumasok, gustong pumasok sa agreement na ito kasi very advantageous daw pagdating sa buyer. So, alamin natin ba ano yung mga pros and cons ng rent-to-own. And before kayong bumili ng any property, condo man yan, bahay man yan, lupa ba yan, you need to do due diligence. Ano yung due diligence? I-background check lahat ang mga property or yung mga documents. Paano yun? You need to check all the documents if malinis siya. Wala siyang liens, wala siyang encumbrances, and less pendants na tinatawag o kaso na problema dun sa property. Kasi magkakaproblema kayo pagdating sa transfer ng mga documentation or magkakaproblema kayo kung hindi nyo ito na-transfer sa pangalan nyo. Magkakaroon kayo ng encumbrances in the future. So, ngayon, balik tayo ngayon sa rent-to-own. So, ang rent-to-own, ano bang meaning nito? So, alamin natin yung meaning ng rent-to-own. So, ang meaning ng rent-to-own ay RTO or lease to buy is an agreement that gives an individual the options of purchasing a lease property from its owner within a specific period of time. This simply means that a buyer is allowed to rent a home with an option to purchase it during the rental period or until the term of the loan expires. So, ang meaning ng rent-to-own dito guys ay papasok kayo sa agreement ng seller na you will lease the property, ipaparenta ng seller sa iyo yung property in a specific time. Halimbawa, nagusto mo yung property, gusto ko i-rent. So, i-rent mo within 1 year. Yun naman lagi eh. Yun lagi naman ang usapan pagdating sa mga property. 1 year, i-rent mo. But may option to buy na clause dun sa kontrata. Okay? Bago kayo pumirma sa kontrata, basahin niyo yung kontrata at intindihin. Hindi lang pirma ng pirma. Okay? Kasi yung iba kasi, sobrang excited, hindi na binabasa yung kontrata. So, marami na akong na-encounter na ganon. Sorry guys, kung ganon talaga ako. Marami akong na-encounter about ganon na problema pagdating sa pagbasa ng kontrata, hindi alam yung agreement, hindi alam yung mga options. So, na minsan nami-misunderstood or minsan naloloko yung buyer. So, you have to check it out. Okay? It's your responsibility to check the contract kung onerous siya or hindi. Okay? So, balik na tayo sa ating topic. So, at remember pala, papasok kayo sa agreement na to kung nag-o-offer yung developer ng rent-to-own agreement option pagdating sa property. May mga developer nagbibigay ng rent-to-own but depende pa rin sa kanila. Mostly, hindi na sila kumukuha ng rent-to-own dahil medyo risky sa part nila. Alamin natin bakit risky yung part sa mga developer or sa seller. Unless, kung may tiwala siya sa iyo. So, trust is madaling sabihin, mahirap magtiwala, sabi naman nila. So,
yon ang dapat yung alamin bakit hindi sila kumukuha ng return ng basta-basta ang developer or seller nowadays. Okay, so balik tayo. So nag-rent at may option to buy. So within 1 year, na-deciding nyo, nabili niyong property, so magda-down payment na kayo in a certain amount dun sa usapan. At doon magkakaroon na kayo ng kontrata na contract to sell. Doon, mag-option na kayo na ano ba yung option sa down payment, ilang years yung babayaran, and or magda-down payment na kayo ng a certain amount, then another year of a lease to pay. Habang yon, tapos pwede mo na ipasok sa banko yung loan. Okay? Sa pag-ibig, wala pa ako nakitang rent-to-own na pag-ibig. Kasi minsan kung nakakausap ko yung mga rent-to-own na pag-ibig, medyo strict si pag-ibig pag rent-to-own. At may ron silang batas na bawal ang rent-to-own sa kanila. So, wag basta-basta, agad pumasok agad na tinatawag na rent-to-own advertisement. Alamin niyo yung pagkakaiba ng rent-to-own at saka hindi pre-selling. Ang pre-selling, hindi pa nakatayo yung property. Yung rent-to-own, nagre-rent ka na sa property. Initirahan mo na yung property. Kasi, yon yung rent-to-own. Okay? Yun ang pagkakaiba. Okay? So, ano ba ang benefits ng both party? Alamin natin ha, yung buyer and the seller. Who benefits more, the buyer or the seller? Sa arrangement, sa type ng arrangement ng both parties, ang benefits of the buyer are able to acquire home immediately and are given time to rebuild their credit. Sellers whose property has been sitting in the market for a while are able to generate income to pay off their mortgage and property taxes. Another benefit is that the buyer able to test drive the home with an option to walk away and shop for another property on or before the purchase date. Meanwhile, sellers don't lose anything if the lessee decides not to purchase because the sales price is already locked. So, maliwanag naman sa buwan na sinabi dito ano yung advantages ng both sides. So, ang advantage ng buyer, sa buyer side na tayo, ay ma-acquire niya agad yung home, yung property, at itirahan niya agad. At may time kang mag-rebuild ng yung credit, ano yung credit, o may time kang mag-build o makapag-tipos pambayad mo doon sa down payment at maaayos mo lahat ng dokumento sa banko. Okay? Yan ang maganda kasi bibigyan ka nga ng 1 year. Sabi niyo 1 year, 1 year talagang kayod ka para ma-acquire mo yung down payment kung gusto mo na talaga yung property. And second, makikita mo ano ba yung property. Ano ba to? Ano ba yung insurance ng property? Sino yung mga kasama mo dito? Ano ba yung malalapit na vital areas na malapit ba sa hospital? Malapit ba sa highway? Malapit siya sa MRT? Malapit siya sa kaya ng trabaho mo? Yun. And especially, if you have your own home, you have your own peace of mind. Yun yun. Kasi a peace of mind is priceless. Yan yung masasabi ko. Maganda kasi kahit na kung may sarili kang tirahan, may peace of mind ka sa'yo. Walang manggugulo sa'yo, walang mag-iiyam sa'yo, and many more. Diba? So, yun ang maganda doon sa buyer side. You have your own privacy, you have your own home, and you can decide whatever you do. But, siyempre, hindi mo pwedeng sarahin yung property since hindi mo patubayan. Okay? Maliwanag. And, pagdating naman sa seller, ay matidispose agad niya yung property. Kasi, ang property, hindi naman basta-basta ito na natatanggal sa inventory ng seller. Kasi minsan, it sits around 2 to 3 years, sometimes maximum 5 years kung hindi nila mabili or ma-dispose yung property. Nagbabayad sila ng mga repairs, association dues, kung condo mo lang to, sa mga taxes. So, loss nila yon.
mahirap kasi kung hindi na yung dispose kasi kinimaintain pa nila yung property. Ganun din sa bahay, i-maintain din nila yung bahay dahil kasi syempre, yung guys, ang property nasisira rin yan para kotse. Habang tumatagal na ginagamit or hindi ginagamit, nagkakaroon pa rin ng wear and tear ang isang bagay. Yun yun. Ang kotse, gamit ka ng gamit, nagkakaroon siya ng sira. Ganyan, tanggal. Kahit hindi mo ginagamit, nasisira ang kotse. Tama. Kasi hindi mo na may maintain. Okay? So, may wear and tear siya. Tawa. So, at ang maganda dito, while ikaw, binabayaran mo yung rental, kumikita si seller kahit papano. So, maganda. Win-win, di ba? Yun. Ang downside lang ng rent-to-own, kung yung isa sa inyo, yung seller or yung buyer, ay not honest enough, hindi siya nag-agree or hindi siya sumunod doon sa kontrata niya, sa pinag-usapan niya, both of you will be suffering. Why? Una, if kung si buyer hindi siya nagbabayad, nakatira siya dito and nag-rent, maring magkaroon ng delay of payments at nahihirapan si seller na i-maintain yung property. And pangalawa, maring pumasok sa spotting na tinatawag. So, mahihirapan si seller na dispose yung property dahil kasi meron i-dispot ang property niya. At pwede niya tanggalin. So, it takes time, di ba? Yung mga proseso yung pagdating sa mga injection na tinatawag. And kung si buyer naman, nagloko naman si seller, mahirapan na kunin yung property. Kasi ano. At ang mayor dyan, kung ang maganda rin din sa ano, additional din, ang maganda din sa buyer side, halimbawa, within a year, within 6 months, naobserbahan mo na hindi ko gusto yung property, hindi ko gusto bilhin yung property, hindi ko gusto kunin yung property, you have the right to back out. Ang ano lang malulos mo na yung rental income, yung rental na binabayaran. Yun yan. Yun yung maganda. Meron kang option to back out na ma-check mo lang yung property. You can find another property na suitable sa required. Yun ang maganda sa both sides. Ano yung benefit ng rent to own sa both sides, buyer and seller. So, like me, I got a rent to own condo. And that's my experience for me, and okay yun. Kasi yun. And you have to have a genuine trust relationship with the seller. Ganyan. Kasi, kung wala kang genuine or professional trust or relationship with the seller, mahirapan kayo mag-agree ng agreement. Dito. Kasi medyo risky nga yung agreement na to. Medyo, ano siya, dapat talaga, you have to build a solid relationship to your seller, or if you are the buyer, like me, I'm a buyer, I have to build a solid relationship with them. And trustful, na alam nila kung paano sila, kung andito ako sa property nila, and I'm obliging to pay all the necessary payment dun sa down payment, at sa banko, at sa aming agreement doon sa kontrata. So sa akin kasi, I don't want to destroy my name on a certain negotiation or a certain agreement kasi it will tarnish my name in the business. Yun yun. Kasi pinangalagaan ko rin yung pangalan ko. Sometimes I have some delays but I explain it on the payment. Yun naman eh. Pwede naman pakiusapin yan. But it depends on your negotiation skills. Okay, guys. So, yun ang maganda sa rent-to-own. Okay. So, before I give you some key points about rent-to-own, maganda ang rent-to-own but you have to be responsible sa financial nyo at sa pag-check ng yung agreement sa kontrata and you have to check the property and all documents for due diligence. Okay? Importante yan. Kung hindi kayo marunong sa due diligence, you can get a real estate broker or pagta-transfer ng property,
property documents like mga transfer tax, encumbrances niya, like that, you can contact a professional real estate broker and they know the process and they will help you, assist you, but you have to pay a certain fee. Okay? It depends on the fee, okay, of the service of that certain licensed real estate broker. Okay? Get a licensed real estate broker. Huwag lang po yung walang lisensya, mahirapan kayo. Okay? So, ang key takeaways natin, remember guys, ang rent-to-own agreement is deal which you commit to a renting property for a specific period of time with the option of buying it before the lease runs out. So, remember guys, nagpaparenta, renting property, and there's a clause that there's option to buy. So, kumbawa, 1 year yun, yung renta mo, within 1 year, decide ka bang bibili ng property, or pakatapos ng lease mo, alis ka rin dun sa property. Kasi hindi mo naman gusto yung property, option to buy. Ang rent-to-own agreement is included sa standard lease agreement, and also an option to buy the property or later time. Ayun yun, sinabi ko na. Inulit lang ng ating yung caption nito, maaari nakamali ako. I apologize, but lagi kong sinasabi, there's a standard lease agreement always and a contract, ha? Basahin yung kontrata. Third, understand the lease option contract. Give you the right to buy and home the home when the lease expires. While lease purchase contract require you to buy it. Ito ay option to buy. Kasi kung nag-lease ka, bibigyan ka ng panibagong lease purchase contract. Or sometimes, tinatawag niya ang contract to sell para meron ka na, may option ka na, binabayaran mo na yung down payment in a certain time. Fourth, you pay the rent throughout the lease. In some cases, a percentage of the payments apply to the purchase price. Ayun. So, may mga agreement na yung renta mo kasama na doon sa pagbayad doon sa down payment. Okay? Yun yung maganda doon. Nagrerenta ka, binabayaran mo na yung unting-unting down payment habang ginagamit mo na yung property. Yan. Ginagamit mo na yung property habang nagrerenta ka. And magiging sayo. Parang hindi na sayang yung pagbabayad mo ba? Kasi sa pagre-rent, nagbabayad ka nga sa dun sa rentee. Ikaw yung rentee, yung rentor. But, hindi mapapasayo yung property. Sa rent-to-own naman, mapapasayo yung property habang nagbabayad ka ng renta. And that's the good of it. That's the maganda at advantage dun sa rent-to-own. Okay? And lastly, with some rent-to-own contracts, you may have to maintain the property and pay for the payers. Okay. Yes. Kailangan mo nang, since ikaw nang gumagamit ng property, since nagpaparent na and your option na to buy it, ikaw na ang mag-maintain ng property. Babayad ka ng association dues. Kung mayroon mga leak sa mga faucet or electrical fixtures na additional electrical fixtures na i-add mo sa unit mo, ikaw na ang magagastos. Kasi, sooner or later, magiging sa ito. And, syempre, ikaw na rin, magkakaroon ka na ng ownership, di ba? Hindi mo na pwedeng baboy ito dahil sa ito. Magiging sa ito dahil kasi nga, rent-to-own agreement na yung pinasok. So, gagastosin mo na yung mga repairs, maintenance, association dues, and many more, guys. And, or improvements. And, yun lang. So, you have to pay that in training gastos for that, for property repairs and maintenances. So, yan lang ang mga key takeaways ko pagdating sa rent-to-own. So, naiintindihan nyo ba about ano yung rent-to-own agreement? And, alam natin, maganda ang pagpasok ng rent-to-own agreement, but you need to check all the necessary documents and contracts and even the property, you have to check it. So, yun lang ang maganda sa rent-to-own. And I hope may
I hope may natutunan kayo dito sa aking video na ito about rent-to-own properties or rent-to-own agreement. And I hope I give you some information or value on this video. And before I finish this video, please like and share and subscribe to my channel. And please follow me to my official Instagram. So, kung magkaroon kayo ng updates at yung mga videos, and if you want to have questions, I encourage you to ask questions to the comment section and I will answer it the best I could. Just give me time to answer it. And if you need some property advice or property, I sell properties here in Bulacan, in Metro Manila, in Quezon City. I always sell and I can help you on to get your dream home. And thank you very much pagdating dito sa pagnood sa aking video. And I hope see you again to this next video or next topic natin. And suggest kayo anong i-video ko or topic about real estate. So guys, have a great day guys and bye guys. See you to the next video or topic about real estate. Thank you so much for watching. See you again on my next video.